Okay, so magandang araw po sa ating lahat. We have here the topic na relations and functions ambiguity. Okay? So relations and functions ambiguity. Ano po ba ang word na ambiguity? Okay? So ang ambiguity po na word meaning uncertainties, yun yung mga bagabag pa sa mga isipan natin. Yun. Yung tipong hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin. Yun ambiguities yun. Yung tipong alam natin yung paano mag-solve pero hindi natin alam kung ano yung tamang sagot. Mga ganun. Naintindihan nyo? So, ang topic po natin ngayon ay i-discuss yung mga naguguluhan kayo. Okay? Yung ambiguities na tinatawag. So, ganito yan. Example lang natin, tatlo lang yung A, B, at saka C. Kasi madali lang yan. Okay? Yung given po ay A is equal to set ng 1, 2, 3. Tapos yung B, set po ng 2, 4, 5. Defines a relation R from A to B. So, ibig sabihin, galing sa A, papunta sa B. So, meaning, yung element ng A, yun yung magiging domain natin. Tapos yung B, yun yung magiging co-domain natin. Provided that, ibig sabihin, magiging domain lang siya o co-domain lang siya yung element doon sa A tsaka sa B kung eh na may kung ordered pair ng element of R means that X plus Y over 2 is an integer. So magiging domain siya o co-domain siya kung nasatisfy niya yan. Yung x plus, yung x plus y over 2 is an integer. So ano ang gawin natin? So magandang gawin natin, i-test natin lahat yung order pair na yon. So ganito yan. So kung isulat natin ordered pair, ha? Kung isulat natin na ordered pair, yung R is equal to, set siya ng, simulan na natin, i-ordered pair muna natin, tapos tanggalin lang natin yung hindi doon kasama sa x plus y over 2 is an integer. So halimbawa, yung una, 1. 1 saka 2. Yun. Tama? 1 saka 4. Yun. I-testing lang muna natin, pero hindi pa po ito yung sagot natin. Okay? Tapos, 1 saka 5. Okay? Next is, tapos na yung 1. 2 saka 2. Yun. Tapos, sarado. Dapat may sarado po yan kasi ordered pair. 2 saka 4. Yun, kasi yun. Ganun lang. Tapos, 2 saka 5. Next is, tapos na yung 2. So, by 3 naman tayo. 3. Dito na lang sa baba. Okay? So, 3 saka 2. Next, 3 saka 4. Next, 3 saka 5. Yun po. Tapos, ilalagyan po natin ganyan. Sarado yan. So, itesting po natin yan. Okay? So, ordered pair muna na 1, 2. Subukan natin yung 1, 2. Usog muna natin ito. Usog muna natin yan. So, testing natin yung 1, 2. Okay? So, testing muna natin yung 1, 2. 1, 2. Okay? So, 1, 2. I-testing natin yung 1, 2. Yung 1, 2 ay magiging x plus y. Ibig sabihin dyan, yung x dyan ay 1 and y po dyan ay 2. Okay na. So, i-testing natin. Testing na natin. So, 1 plus 2. So, magiging 1 plus 2 divided by 2. Oh, 1 plus 2 divided by 2. So, lagyan natin ng ganyan.
1 plus 2 divided by 2. So, ang sagot po natin ay 3. 3 divided by 2 or 1.67. So, hindi po yan kasama sa ordered pair kasi nga hindi naman siya integer. Is not an integer. Yun po yun. So, meaning ordered pair 1, 2 is not an element of R. Ibig sabihin po, hindi siya element ng R. Okay, so shout out nga pala kay Esmeralda. Bakit daw hindi ganon? Hindi ganyan. So, kasi nga, hindi siya, may given parameter na x plus y over 2 is an integer. So, ibig sabihin, ang 1, 2 po ay hindi po element. Okay? So, meaning, magiging element lang dito, kasi kung i-add natin, ina-add lang naman natin ito. So, meaning, kung i-add natin, pag na-add natin, at ang sagot po natin doon ay add number, meaning hindi na siya element. Kasi ganyan yan, oh. Halimbawa, sunod. 1, 4. So, 1, 4. Testing natin yung 1, 4. 1, 4. So, 1, 4 is 1 plus 4 is 5 divided by 2. So, ang sagot po natin is 2.5. So, not an element of R. Yun po ang sagot natin sa 1, 4. Testingin natin. Okay, next. Next dyan. Ano pa? 1, 5. So, 1, 5. So, 1, 5 is 1 plus 5 is 6 divided by 2. At ang sagot po natin ay 3. So, element po siya ng R. Kasi nga, integer siya. Naintindihan? So, ganun po. Next. Tuloy-tuloy na natin. 2. So, ang 2 po ay meaning 4 divided by 2. So, 4 divided by 2 is 2. And 2 is element of R. Kasi nga, integer siya. Okay, next. Ano pa sunod? 2, 4. So, 2, 4. 2, 4 po ay magiging 2 plus 4, 6. So, 6 divided by 2 is equals to 3. Element of R. Kasi nga, integer siya. Next. 2, 4, 2, 5. 2, 5. So, 2, 5 is 7 divided by 2. So, hindi po pwede kasi magiging 3.5 ang sagot. Not an integer. Ganun po. Or not an element of R. Okay? Sunod. 2, 5. 3, 2 naman. 3, 2. So, 3 plus 2. So, magiging 5 divided by 2 equals to 2.5. Not an element of R. Next, ano pa? Sunod. 3, 4. Oh, ayan. 3, 4. Ano po yung 3, 4? Yun, 3 plus 4 is 7. 7 divided by 2 is equals to 3.5. Not an element of R. Yun po. Next, dito naman sa taas, lagyan natin sa taas. Next, 3, 5. Ang 3, 5 po ay 8 divided by 2, which is equals to 4. So, meaning, element of R. Okay? So, yun po ang mga sagot natin. Naintindihan? So, dito, lagay natin. So, kung isusulat na po natin, take note, engineer, yung ato, si Engineer Esmeralda, yung student natin, nagugulahan daw siya. So,
pagbigyan natin, ibibigay lahat natin na kailangan nyo. Okay? So, shout out to Engineer Angelo Esmeralda. Okay? So, ito na yun. Inusog lang natin. Okay? So, meaning, the ordered pair of R is, i-cross out na natin. O, i-cross out na natin, may pula. Ano yung mga ordered pair dyan? Okay? So, yung ordered pair dyan, ito, yung 1, 4, hindi po kasama. Kasi hindi naman element. Sunod, yung 3.5, hindi po yan kasama. Yung 3.2, hindi po yan kasama. Yung 3.4, hindi po yan kasama. Yung 3.5, kasama po yan. Okay? So, ano lang po dyan ang ordered pair? So, meaning, ang sagot mo sa answer for A R is equal to set po ng 1, 5, tama, 1, 5, 2, 2, tama, sunod 2, 4, 2, 4, sunod 3, 5, yun po yun. So yan po ang sagot sa letter A. Sagot for letter A. Okay? So sana naintindihan mo na yan. Ayan. Kasi sabi nga, may given na siya na parameter. Okay? Now, domain tsaka codomain naman. Sagutan natin yung domain tsaka codomain. Sana naintindihan mo to. O sa mga estudyante rin dyan. Yan yung ambiguities yung naguguluhan kayo. Bakit sir hindi po ito yung sagot? Bakit hindi po ito yung sagot? Yan o. Oh. Bakit hindi yan yung sagot? Bakit hindi ito? Bakit hindi ito yung sagot? Yan. Bakit hindi ganyan yung sagot? Kasi nga, hindi naman sila integer kung isasolve natin sa x plus y over 2. So meaning, ang sagot lang po natin dyan ay ito. Naiintindihan? Yan, yung may check na yan, na maraming check. O yan, ibig sabihin, yan po ang ordered pair. Now, sa domain tsaka codomain, ganito lang po yan. Ang domain tsaka codomain. Ang domain po, itong 1. Ayan, domain po yan. O, dito na lang, dito. Ando. Ang domain po, itong 1. Itong 2. Itong 2 uli. Itong 3. Ayan, domain po yan. Dito sa kabila, yung codomain, yung kulay dilaw. Okay? So, codomain is 5. 2. 4. Tsaka 5. Ayan, isulat natin. So, domain tsaka codomain. Sagutan natin. Domain is equal to set din po yan. Set na 1, 2, tsaka 3. So meaning, yun palang lahat ng A na yon ay domain. Pero, depende po sa given na parameter. Ito yung parameter niya, x plus y over 2 is an integer. Okay na. Yung codomain is equal to yun yung kulay dilaw. Ano yung kulay dilaw? May 5, may 2, may 4, may 5. So, ibig sabihin, 5, 2, 4, 5. So, ibig sabihin, 2, 4, tsaka 5. So, ayan din po. Okay? So, meaning, domain din siya. Codomain din. Naintindihan. So, ayan. Yung dilaw, yung codomain. Okay? Is R a function? A function bang R? So, makikita ninyo kung function yan, mas maganda para malaman natin kung function o hindi, i-drawing natin. I-arrow diagram po natin. Okay? So, dapat may arrow diagram tayo. So, ayan yung arrow diagram. Tignan natin. Okay? So, yung domain is 1, 2, 3,
May 3 ba? Okay. Sunod is, dito is 2, 4, 5. I-arrow diagram na natin. Arrow diagram. Arrow diagram. So, 1, 5. Oh, 1, 5. Arrow diagram daw. Mali. Ah, ando. Arrow diagram. 1, 5. Yun. Sunod sa 1, 5 is 2, 2. 2, 2. Sunod sa 2, 2 is 2, 4. 2, 4. Yun. Sunod sa 2, 4 is 3, 5. Ayan, 3, 5. So meaning, dahil dito, dahil sa term na ganito, dahil dito kay 2, ayan si 2, napansin nyo si 2, merong 2, 2, tsaka 2, 4, ibig sabihin, yung first element, kasi sabi dyan sa function, function siya kung property 1, lahat ng first element sa ordered pair ay nandun sa X. Yun yung property number 1. So, sa property number 1, pasok ito. Pasok ito. Itong given na to. So, ibig sabihin, property number 1 is good. Okay? So, sa property number 1 is good. But, sa property number 2, sa property number 2 kasi, sabi dyan, wala dapat na magkapareho na first element sa ordered pair. Kaso may magkapareho. Ano yung nagkapareho? 2, 2, tsaka 2, 4. So meaning, R is not a function since property 2, property 2 of the function, functions is not satisfied by R. Yun po ang sagot natin. Okay? So dito na lang natin ilagay. Okay? So dito natin ilagay. Dito natin ilagay. Okay? Ano? So ibig sabihin, hindi po siya function. So, R is not a function. Kasi nga, dahil sa property, R is not a function since property 2 is not satisfied by R. Yun po ang sagot. Okay? So, dito na lang natin ilagay. Ibig sabihin, property 2 is not satisfied by the function. Okay? Kasi nga, sa ano? Sa ano hindi na-satisfied? Dahil dito sa 2, 2, tsaka 2, 4. Dahil dyan, no? Dahil dito sa 2, 2, dahil kay 2, 2, tsaka 2, 4. Okay? So, ibig sabihin yan, property 2 po yun. Property 2. Okay? So, sana naliwanagan na kayo kung ano yung relation, ano yung function, bakit hindi po pwedeng isama ito, yung ordered pair, lahat-lahat yan. Dahil nga sa given parameter. Okay na? So, basta isosolve po natin muna ang given parameter. Now, sa domain, usually, ang domain, ang technique sa domain, lahat ng nandun sa letter A. Ang codomain ay lahat ng nandun sa B. Provided that, yung given po na ito na parameter ay masatisfy niya. Kung hindi po, dito tayo magbabase sa R na to. Dito tayo magbabase sa ordered pair. Ayan, no? Binasihan natin ito. So, kaya naging 1, 2, 3. Kaya, ayan yung domain. 1, 2, 3. Dito naman 5, 4, tsaka 2. O, kaya andito rin yung
codomain. So naintindihan na? Tapos yung sa R, basahin lang natin kung ano yung function. So ibig sabihin sa function sa R, dapat lahat ng ordered pair sa X ay nasa domain. At yung ordered pair sa domain ay wala dapat na magkapareho. Okay? So I hope naintindihan nyo at naliwanagan kayo kung ano yung relations and functions ambiguities. Hindi lamang po kay Ismelda, hindi doon sa mga iba pa pong estudyante natin dito sa Sir Lloyd Classroom. Okay? So shout out nga pala dyan sa mga taga Bacolod, taga Palawan, taga Mindanao, sa Aklan, Iloilo, Capiz, Antique, Romblon. Okay? So sa iba pa dyan, sa Mindanao. Okay? So take care. Ingat po sa COVID and God bless us all. Okay? So thank you for watching.